We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Mga kapuso, narito ang partial and unofficial tally para sa May 2022 presidential race. Nangunguna pa rin si Bongbong Marcos na may 31,104,175 votes. Pangalawa si Vice President Lenny Robredo na may 14,822,051 votes. Pangatlo si Senator Manny Pacquiao na nakakuha ng 3,629,805 votes. Pang-apat naman si Mayor Isko Moreno na may 1,900,010 votes. Pang-lima naman si Ping Lacson na may 882,236 votes. Pang-anim si Faisal Mangondato na may 259,576 votes. Pang-pito si Ernie Abella na nakakuha naman ng 113,242 votes. Pang-walo si Calyodi de Guzman na may 92,070 votes. Pang-siyam si Norberto Gonzalez na nakakuha ng 89,097 votes. At pang-sampu naman si Jose Montemayor na may 59,944 votes. Sa pagka-vice-presidente, nangunguna naman si Mayor Inday Sara Duterte na may 31,561,948 votes. Pumapangalawa si Kiko Pangilinan na may 9,232,883 votes. Pangatlo si Senator Tito Soto na nakakuha ng 8,183,184 votes. Pang-apat naman si Dr. Willie Ong na may 1,851,498 votes. Pang-lima si Lito Atienza na may 267,530 votes. Pang-anim naman si SD Lopez na nakakuha ng 157,877 votes. Pang-pito si Walden Bello na may 99,740 votes. Pang-walo si Carlo Serapio na may 89,920 votes. At pang-siyam si Rizalito David na may 55,478 votes. Mga inaasahan ng publiko sa mga bagong uupong leader ng bansa, pinulsuhan. Pagtanggap sa magiging resulta ng eleksyon, ibinahagi ng Simbahang Katolika. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, bagamat ang ilan ay pinal na at malinaw naman yung resulta ng nakaraang eleksyon, lalong-lalo na doon sa national position. Mainit pa rin na pinag-uusapan yung resulta nito, lalong-lalo na dyan sa social media. Ang ilan dito sa Batangas, masaya naman sila, samantala yung ilan, mataas yung expectation sa mga bagong uupo sa pwesto. Halos patapos na ang canvassing ng boto ng nagdaang eleksyon at base sa hatol ng taong bayan, pinili sina Presumptive President Bongbong Marcos at Presumptive Vice President Sara Duterte. Inaasahan na maipoproklama ang mga nanalo sa susunod na buwan at makapag-uumpisa sa kanilang panunungkulan sa buwan ng Hulyo. Iba-iba naman ang pulso ng Batanggenyo sa mga bagong pinuno ng bansa, gaya na lang ng fishball vendor na si Jasmine, na umaasa sa katuparan ng mga pangako. Bababa ang ating bigas, mumura ang mga bilihin, tapos maraming mga
mag-iinvest sa ating negosyo. Hangad naman ang matadero na si Narciso na matapos na ang usapin tungkol sa politika. Babaguhin ako ng mga nakagisnan, may pamilya na sa politika. Makakapagsimula naman ang mga bago. May bago mukha naman. Bagamat aminado ang parlorista na si Philip na hindi ibinoto si Marcos, susuportahan daw niya ito bilang pangulo ng bansa. Hangad niya ang transparency sa pamahalaan. Pinakamahalaga sa akin yon. Kasi gusto natin mas nakikita na ang mga hinalal natin, sila yung naglilingkod sa atin. Hindi tayo yung sumasamba sa kanila. Napakahalaga na magkaroon ng malinaw na pag-uulat kung ano yung mga ginastos at gagastosin pa. Kasi alam naman natin na yan yung number one na malaking issue, yung corruption. Ang 17 anyos na si Sheila, bagamat hindi pa pwedeng bumoto, suportado si Marcos at Duterte dahil sa pangakong mandatory ROTC. Kasi bukod sa parang mahina na po yung bansa natin pagdating sa mga ganyan, parang gusto ko rin maranasan na tayo naman ang kinatatakutan ng ibang bansa. Bagamat iba't iba ang inaasahan para sa high school teacher na si Leia, nagsisimula ang pagbabago sa sarili. Hindi ko naman po sinasabi na nakasalalay po sa kanilang pag-unlad ko especially. Siguro naniniwala pa rin po ako sa kasabihan na nasa atin pa rin po ang pagbabago. Huwag po natin iasa sa gobyerno. May payo naman sa publiko ang simbahang Katolika. Mahinahong pagtanggap at masusi pa rin pagbabantay, pagdadasal na ang lahat ng ito ay sana ay maging maayos at kung ito talaga ang kagustuhan ng mamamayan, di pagtulong-tulungan nating usisain ang mga kandidato sa kanilang mga pangako at pangarap sa bayan. Dagdag pa ng simbahan, mas mabuti raw na respetuhin ang boses ng nakararami at sa tanong daw kung ito nga ba ang boses ng taong bayan. Malalaman din daw ito sa takdang panahon basta't pokosan ang pagdarasal at pananalig sa Diyos. Ivy, bukod sa anunsyo ng itatalagang kalihim ng DepEd ay si Presumptive Vice President Sara Duterte, ngayong araw, inanunsyo ng tagapagsalita ni Presumptive President Bongbong Marcos na ang itatalagang pinuno ng DILG ay walang iba kundi si ex-MMDA Chairman Benhur Abalos Jr. Ivy. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Honorarium ng mga nagsilbing poll worker noong eleksyon sa Batangas, natanggap na ngayong araw. Alamin yan sa report ni Lorenzo Ilagan. Natanggap na ng mga nagsilbing poll workers ang kanilang honorarium nitong eleksyon sa lalawigan ng Batangas. Sa bayan ng Ibaan, mahaba ang pila sa gymnasium ng mga kukuha ng kanilang honorarium. Ika-anim na eleksyon na ito na binantayan ni Nanay Mercy bilang support staff. Malaki raw ang kaibahan ng eleksyon ngayon kumpara noon. Para po sa akin kasi mas peaceful, mas smooth at saka mas mabilis natapos po. Kasi lalo na po yung pag-transmit dahil po meron kaming tower, sobrang bilis po namin nakapag-transmit. Sobrang nakakapagod daw dahil 18 oras sila nagbantay sa voting precincts pero napawi ang pagod niya ngayong makukuha na ang ipinangakong honorarium. Masaya po syempre. Yung pagod, sulit naman kasi matatanggap namin yung honorarium. Kasi as teacher po, talagang trabaho po namin at responsibilidad po namin umakto po. Tawag ng tungkulin, yes. Unang beses naman ni Kay maging poll worker nitong eleksyon. Magandang karanasan daw ito sa kanya bilang paghahanda sa mga susunod pang eleksyon. Kasi ako po kasi ay graduating sa education. Siyempre po, para po magkaroon na rin po na experience kasi minsan po kami din naman po ang sasabak doon sa mga darating na panahon. Bukod sa mga nasirang vote counting machines, naging maayos naman daw ang naging eleksyon ngayong taon. Ang matatanggap na honorarium ay mula 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos. Para sa mga government workers, ang tax na sila subject sa kanila is 20%. This is provided for under the BIR regulation. And for those who work in private corporation, 7% tax naman. Kasama si Buhay Adante Jr., Lorenzo Ilagan. Balitang, Southern Tagalog. Narito naman ang partial and unofficial result ng election returns sa pagkasenador. Nangunguna pa rin sa listahan si Robin Padilla na may 26,454,562 votes. Pangalawa si Loren Legarda na may 23,992,761 votes. Pangatlo naman si Rafi Tulfo na nakakuha ng 23,000
166,449 votes. Pang-apat si Win Gatchalian na may 20,376,009 votes. Pang-lima naman si Cheese Escudero na may 20,050,377 votes. Pang-anim naman si Mark Villar na may 19,210,280 votes. Pang-pito naman si Alan Peter Cayetano na may 19,079,581 votes. Pang-walo si Migs Zubiri na nakakuha naman ng 18,582,962 votes. Pang-siyam si Joel Villanueva na may 18,300,955 votes. Pang-sampu naman si JV Ejercito na may 15,688,993 votes. Nasa panglabing isang posisyon naman si Risa Ontiveros na may 15,273,594 votes. At nasa panglabing dalawa naman si Jinggoy Estrada na may 14,966,887 votes. Ilang nagbebenta ng LPG sa Batangas, umaaray na dahil sa matumal na bentahan. Bentahan ng uling, lumakas. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, nagiging mabenta na raw ang uling ngayon dahil sa taas ng presyo ng LPG. Naglalaro sa 270 pesos ang presyo. Kada sako nito, mas mababa yan kumpara naman sa presyo ng LPG. Dalawang plastik ng uling ang binili ni Erwin sa tindahan. Ito raw ang gagamitin niya sa pagluluto ng kanilang pananghalian. Kahit may LPG, hindi na rin daw nila ito ginagamit. Malaking menos daw ang uling sa katulad nilang nagtitipid. Sa uling at hindi kaya ng budget ang sobrang mahal ng gasol. Sa bodegang ito ni Lito, sako-sakong uling daw ang ibinabagsak. Kaka-deliver lang daw nila sa mga customer kaya nakatambak pa ang mga ginamit na sako. Dahil sa taas presyo ng LPG at langis, mas lumakas daw ang benta nila ng uling. Kwento niya, swerte na raw kung makakabenta siya ng dalawang sako noong wala pang krisis sa langis. Doon, dalawang sako ngayon nakakawalo ngayon. Walo, pito sako. Ano yung repack pag mga naka 30, 40? Kung lumalakas ang bentahan ng uling, kakaunti naman daw ang umorder ng gasol sa LPG store na ito. Ang dating 800 pesos kada 11 kilogram na gasol, lagpas 1,000 na ngayon. Ramdam daw nila ang pagtitipid ng tao. Papa-deliver na dahil kailangan nila magluluto, mag-almusal, may papasok na bata, papasok sa opsina. Ngayon, tanghali na. Misa may maaga pa, kaya lang madalang. Si Ruben ang matagal ng delivery boy. Nangangamba pa raw na baka mawala ng trabaho dahil sa tamlay ng benta. Talagang kumisan halos ang ano namin na yung pahingay kain lang. Ngayon talagang madalang pa sa patak ng ulan ng nabili. Ilang linggo na rin daw iniinda ni Jemly ang hindi maawat ng pagtaas ng presyo ng LPG. Hindi na sir babalik. Okay, bakit? Ay lahat naman sir. Tulad ng bigas, isda, lahat, halos. Tumaas na rin, sir. Umaasa ngayon ang mga nagnenegosyo sa bagong uupo sa matataas na posisyon na tuparin ang kanilang ipinangako, partikular sa mga hakbang sa pagpapababa ng mga presyo ng mga produkto. Ang sabi ng ilang nagnenegosyo ay hindi na raw nila alam kung paano pa mapapababa ang presyo ng LPG dahil kung magbabagsak presyo sila, sila naman daw yung malulugi, Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Kanga Festival 2022, masayang ipinagdiwang ng mga Mogpogueño sa Marinduque. Alamin yan sa report ni Dayan Loqueliano. Makulay, puno ng sigla at maingay ang naging pagdiriwang ng Kanga Festival sa bayan ng Mogpog sa probinsya ng Marinduque ngayong taon. Iba't ibang aktibidad ang isinagawa sa pagdiriwang. Nariyan ang pagparada sa poblasyon kaninang umaga. Muling binigyang buhay ang float na itinampok ng Mogpog, pati na rin ang nakakaindak na presentasyon ng Mogpog street dancers noong nagdaang sentenaryo ng lalawigan noong 2020. Bahagi rin ng pagdiriwang ng kapistahan ang pagluluto ng niyubak na saging at adobo sa gata na parehong may papremyo.
Junyo, kaagapay sa pagdiriwang ang kupulisan, BFP, mga guro, kawanin ng lokal na pamahalaan at 37 na barangay ng Mugpog. Samantala, matatanda ang 2 taon ring ipinagpaliban ang ganitong pagdaraos ng Kanga Festival sa naturang bayan dahil sa banta ng pandemya. Pero simula pa noong 2004, taon-taon ang pinagdiriwang ang Kanga Festival sa bayan ng Mugpog tuwing sasapit ang 13 ng Mayo bilang paggunita at pasasalamat sa patron ni San Isidro Labrador para sa masaganang ani sa bayan. Dayan Loqueliano, Balitang Southern, Tagalog. Pilipinas, halina't makafiesta sa All Out Sunday Stage this week. Ihahatid namin sa inyo mga kapuso ang pinakamasaya at makulay na street festival-inspired musical experience kasama ang mga talented niyong Ayos Barkada. Nariyan ang 2 naggagalingang kapuso divas na magse-celebrate din ang kanilang birthdays na sina Jessica Villarubin and Julianne San Jose. Plus, the much-awaited The Clash Season 3 Grand Champion with our very own The Queendom sa kanilang journey-inspired number. At syempre, muling magpapa-induct si Asia's Limitless star Julianne San Jose with Britney Spears songs with River Cruz. Nariyan din ang 2-part finale of Queen Bex's Sino Kaya Ang Mag-uwi ng Corona? And of course, the ultimate sinkilig with Zephanie. Sino kaya ang mananaig sa puso niya sa 5 kiliga balls? Mga kapuso, sama-sama tayo sa fun and memorable party. Hashtag AOS Happy Fiesta sa Linggo, May 15, 12 noon sa GMA. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Top 8 most wanted sa Calabarzon dahil sa kasong murder, arestado ng pulisya sa Oriental Mindoro. Tutukan yan sa report ni Andrew Bernardo. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito nang arestuhin ng mga otoridad sa bayan ng Pola, Oriental Mindoro noong nakaraang Martes. Sanipwersa itong dinala sa istasyon ng pulis ng mga tauhan ng Lemery Batangas PNP, Pola PNP at Mimaropa PNP. Ayon sa hepe ng Lemery Police, ang suspect ay wanted sa kasong murder at mahigit isang dekada nang nagtatago sa alagad ng batas. Nung positively identify po ng ating informant, agad-agaran na rin po kaagad natin inilunsad ang pag-aresto. As binanggit at sinabihan po siya ng kanyang karapatan sa Miranda rights, you have the right to remain silent and everything. You have the right to counsel. So yun po ang binanggit namin. Lahat po yun. Kinilalang suspect na si Bayani Manguera, 76 anyos, residente ng Barangay San Jose, Taal, Batangas. Nangyari umano ang krimen sa Barangay District 3, Bayan ng Lemery, kung saan binaril ng suspek ang biktima nito sa ulo dahilan ng pagkamatay noong Hunyo taong 2005. So may ginagawa po kasi kaming tinatawag na sa social media, kumbaga open source. So sa open source po, nandun po ang social media sa Facebook po. So natitikan po natin at napag-alaman at nakuha po natin ang kanyang numero. So, mula doon, tiniktikan na po natin. So, matagal po, sumuhigit kumulang 2 linggo po, mahigit pa. Sa report ng Batangas PNP, nailipat na ang suspect sa Lemery Custodial Facility. Pero ayon sa hepe ng Lemery Police, nasa bayan pa ito ng Pola, Oriental Mindoro. Itinover po muna namin siya sa Pola Municipal Police Station para sa kanyang sa kustibiya. Kami naman po sir ay ginawa naman din po namin ang mga kaukulang dokumento para nang sa ganun ay siya ay mapalipat na po dito sa bayan ng Lemery Police Station nang sa ganun ay umusad na ang kanyang kaso. Bagkus ay magtago kayo, mas mabuti pang sumuko na lang kayo para nang sa ganun maharap nyo na ang inyong mga kaso nang sa ganun baka sakaling mag-iba ang inyong kapalaran sa loob ng kayo habang dinidinig ang inyong kaso, maaaring maging kayo mapabuti sa loob. Nagpasalamat ang PNP sa partisipasyon ng publiko sa pagkahuli sa suspect at nanawagan sila sa pakikiisa ng lahat para maaresto ang iba pa na may pananagutan sa batas. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern, Tagalog.
Patay sa pamamaril ang isang mag-asawa sa General Trias City, Cavite kahapon. Sakay ng kanilang kotse ang mag-asawa nang paulanan ito ng bala ng hindi pa nakikilalang sospek sa sitio Karapyohan, Barangay Santiago. Parehong nagtamo ng tama ng bala ang mga biktima na naging dahilan ng kanilang pagkasawi. Kinilala ang mga biktima na sina Vincent at Marilyn Cabugnason, parehong 31 taong gulang at residente ng Santo Tomas City, Batangas. Samantala, patuloy pa rin ang imbestigasyon ng pulisya sa posibleng motibo ng krimen at sa pagkakakilanlan ng sospek. Pumalo na sa 3,687,567 ang kaso ng COVID-19 sa bansa matapos makapagtala ang Department of Health ng 139 na mga bagong kaso. Umabot naman sa 3,623,938 ang kabuang bilang ng mga gumaling. Sa Calabarzon Region, umabot na sa 655,908 ang tinamaan ng virus, kung saan 422 ang active cases. Nasa 649,227 naman ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa DOH. Sa Mimaropa Region, umabot na sa 39,300 ang tinamaan ng virus, kung saan 21 ang active cases. Nasa 37,530 naman ang kabuang bilang ng mga gumaling ayon sa datos ng Department of Health ni Maropa. Anak na nanawagan ng tulong para sa kanyang amang may brain cancer. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Wala na raw masasakit pa para sa 31 anyos na anak na si John Paul na makitang nahihirapan ang kanyang ama. Ang dati kasing masayahin, puno ng talento at salamin ng katatagan, ngayon pinahihirapan ang karamdaman. Nasa ICU ngayon sa Philippine Heart Center ang 51 anyos na haligi ng tahanan ng pamilya Dones. Nakikipaglaban sa stage 4 brain cancer ang tatay ni John Paul na si Emmanuel. Tapos dumating po sa point na talaga pong nagbago na po yung ano niya eh. Talagang bumabagal na po yung kilos niya, yung mga reflexes niya. So doon na po namin nakita na talagang may bago na po kay Papa. Marso nito lamang taon nang mapansin ng pamilya ang pag-iiba ng ikinikilos ng padre de pamilya. Palagi raw itong tulala at bumagal ang paggalaw ng katawan. Pina-check up daw nila ang ama at isinailalim sa CT scan. Doon nila na lamang may brain tumor na ang kanilang tatay, Emmanuel. Para medyo umokay naman po yung pakiramdam niya nun sir, nung first admission niya po siya hanggang sa lumabas. Hanggang po dun sa ipaparadiation na po siya dapat, pero bigla na pong bumagsak yung katawan niya. Nitong April 22, ipinasok na sa Philippine Heart Center ang kanyang ama. Doon na rin nadiskubre na kumalat na ang bukol sa ibang bahagi ng katawan. Hanggang ngayon, nakikipaglaban pa rin sa sakit si Tatay Emmanuel. Pero sir, nag-hope pa rin po kami kasi parang sabi nga po ng isang kaibigan ko, ipagdasal na lang po namin na Lord, kung lalaban po kami, tulungan niyo po kami. Pero kung hindi na po, tulungan niyo rin po kaming tanggapin. Kwento ni John Paul, dating musikero ang kanilang ama. Pagbabanda raw nito ang bumuhay sa kanilang pamilya. Ito rin ang naging inspirasyon niya para ituloy ang pangarap mag-artista. Aminado si John Paul na hindi sapat ang kinikita niya sa pagtatalent sa mga teleserye at pelikula. Sobrang namimiss po namin siya. Dito sa area nga po niya, dito po siya tumutugtog ng piano niya, kumakanta. Gustuhin man daw niyang makasabay sa pagkanta ang ama, pero hindi na muna ito magagawa. Hanggang sa video na lamang niya muling maririnig ang boses ng kanyang idolo. Ayaw sukuan ni John Paul ang tatay niya. Pangahawakan niya ang paniniwalang isang araw, babangon muli si Tatay Emmanuel. Nananawagan ngayon si John Paul sa mga kapuso nating gustong magbahagi ng pinansyal na tulong. Ako po ay lumalapit sa inyong mga puso para humingi ng konting tulong para sa aking father, si Emmanuel Dones. Alam ko lahat po tayo nakakaranas ng problema, ng challenges. Ako po ay lumalapit para po sa konting tulong. Alam ko po, simpleng tulong o anumang tulong, malaki na po yung tulong at appreciate ng buong family na po namin yun. Sa mga nais magpaabot ng tulong o donasyon, kontakin ang mga numerong naka-flash sa inyong mga TV screen. Paul Hernandez, Balitang, Southern Tagalog. Santo na mga sakristan,
inililibot sa iba't ibang simbahan sa Batangas. Narito ang report ni Andrew Bernardo. 4 na taon ng sakristan at 3 taon ng may sutana ang 18 anyos na si Martin Jericho Isip, residente ng Lemery, Batangas. Altar server siya ngayon sa San Roque Parish Church sa bayan. Bagamat aminado na hindi agad naging komportable para sa kanya ang ginagawa, masaya siyang nakapaglilingkod sa kapwa at sa Diyos sa loob ng simbahan. Simula pa ako kay bata, ako ay dito na naglilingkod sa simbahan. Dito na ako nasimba. Although medyo masasabi ko ay little bit late nung talagang napag-decide ako ng yes, gusto kong maglingkod. Nagsimula lang ako sa isang school pero tinan nyo nga naman kung saan tayo pumunta. Ako'y tumalun na sa isang simbahan. Thrilling experience, but all thrilling experience is also sacrifice. Lalo pang naging inspirado nang dalhin ng Lipa Archdiocese ang imahe ni San Francisco Sales sa kanilang simbahan. Inililibot ang imahe sa iba't ibang simbahan sa Batangas at mananatili sa San Roque Parish ng mahigit 1 linggo. Sa ating pagsasakripisyong ito, dapat kasama natin si Kristo. Kasama natin lessons at kung naman ang calling na nakuha ng mga santo gaya ni San Francisco Sales at San Roque. Dapat tatandaan natin, bubuhatin natin ang ating mumunting krus. Nakasama natin si Kristo sa pagbubuhat na ito. Siya ang patron ng mga seminaryo dito sa probinsya ng Batangas. Siya ay nabuhay noong 16th century, mahabang panahon na yon, pero siya ay hindi lang basta banal, siya ay naging pari, naging obispo, at sumulat ng mga maraming aklat na kinapapalooban ito ang pagtawag sa ating lahat sa kabanalan at lumalim sa pagmamahal sa Diyos. Maganda ang kanyang isinulat. Isa na sa mga sinabi niya, ang sukatan ng pag-ibig ay umibig ng walang sukat. Kasabay nito, nagsimula na rin ang 1 buwan na recruitment ng simbahan para sa mga kabataan na gustong magpari at ang 42 anyos na si Angelito ang nagtuturo sa kanila. Mas maganda na maraming kabataan na naglilingkod para at least yung hindi maligaw ang landas sa kanilang buhay, at least papalapit sila sa Diyos at nagkakaroon sila ng pagpapunayin sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal, pagninilay, pagbabago ng sarili. Dahil marami na po mga altar server dito sa aming parokya na successful na. Sabi ng parish priest ng simbahan, mas mabuting itulak ng mga magulang ang kanilang anak sa paglilingkod sa kapwa at sa Diyos. Si San Francisco ay isa ring tao na kahit hindi siya sinasang-ayunan ng kanyang magulang, lalo ng kanyang tatay, inagpari pa rin. So si San Francisco ay pwede rin maging patron ng bukasyon. Dahil ang pagtawag ng Diyos ay kakaiba eh. May nararamdaman kang malalim na paghila. Nagsilbing inspirasyon sa marami ding kabataan. Marami nagsasaliksik sa kanilang pusong sumunod sa pagtawag ni Jesus na magpari. Inaanyayahan nila ang lahat na magtungo lang sa pinakamalapit na simbahan at isama ang anak edad 7 hanggang 25. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog. Kapuso primetime King and Queen Ding Dong Dantes and Marian Rivera muling mapapanood sa Jose and Maria's Bonggang Villa sa GMA Network. Alamin yan sa report ni Diane Localiano. The power couple is back. Good news mga kapuso, dahil after 10 years, muling matutunghayan ang pinakamamahal na on-screen and real-life sweethearts and kapuso primetime King and Queen, Ding Dong Dantes and Marian Rivera sa much-awaited comeback serie na Jose and Maria's Bonggang Villa. Tiyak na mas magiging exciting and fun ang inyong Saturday nights with your loved ones, hatid ng comedy sitcom na ito. Mapapanood ang adventures at misadventures ng bagong kasal na sina Jose at Maria at kung paano nila haharapin ang bagong yugto ng buhay mag-asawa na nakakatawa. Talaga namang nakakakilig at nakaka-in love. Makakasama ng power couple ang mga premiadong artista na sina Benji Paras, Charmaine Buencamino, Pinky Amador, Johnny Revilla, Pecto, Zonia Mejia, Jamil Sabarte, Neri, Lujud Gonzalez at ang season TV host comedian na si John Sweet Lapus. Mga kapuso, sama-sama nating panoorin ang Jose and Maria's Bonggang Villa. Magsisimula na yan May 14, bukas ng gabi sa ganap na 7:15 pagkatapos ng Pepito Manaloto sa GMA. Diane Localiano, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV.
Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ilang residente napasugod sa munisipyo ng Lemery, Batangas dahil umano sa fake news na magkakaroon ng recount sa bayan. Tutukan yan sa report ni Andrew Bernardo. Pinadala sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, makikita ang pagdagsa ng mga tao sa munisipyo ng Lemery, Batangas kagabi sa tansya ng PNP. Aabot sa halos 100 tao nagpunta doon na agad naman nilang pinakiusapan na umuwi. Napag-alaman naman na ang dahilan kaya dumagsa ang mga tao ay dahil sa fake news. Sa social media po, may nag-post po na di umano na may magaganap na recounting or petisyon sa naganap na halalan. So nung nakita kaagad natin sa social media yon, agara naman natin inatasan ang ating PCR na kung saan sagutin pasinungalingan. Ayon naman sa Liga ng mga Barangay na hindi na humarap sa kamera, laking gulat nila sa pangyayari dahil naroon lamang daw para harangin ng court order na naguutos na i-release ang isang sasakyan na nasa kustudiya ng PNP. Ang sasakyang ito ang sinasabing ginamit sa diumunoy pagdukot at pambubugbog ng tatlong lalaki sa kapitan ng Barangay San Isidro, Itaas noong nakaraang Linggo. Kahapon lamang po ay nilabasan po ito ng release order. So sa bagay na yan, hindi na po namin kontrolado ang mga sumunod na kaganapan sapagkat hindi na po, wala na po sa part ng pulis ang pagre-release ng sasakyan. Kinumpirma naman ito na hindi nabuksan ang nasabing sasakyan at pansamantala rin daw na nakalaya ang mga sospek matapos na makapagpiyansa. Sa kabila ng pangyayari, nagpapasalamat ang Lemery PNP na naging matagumpay ang eleksyon sa bayan. Wala namang naging problema. Tangan lamang, may nag-iisang naging problema out doon sa mga expectations namin na magiging problema. Alin yun? Ito yung pong nawawala ang pangalan nila. Sa sitwasyong yun, nawawala ang pangalan, ipiniliwanag lang po namin. Ang bukod tanging ahensya na makakapagbigay alam ng bagay na yan, ang mga COMELEC. Ayon naman sa COMELEC, maaaring dahilan ang kawalan ng pangalan sa listahan ay dahil dalawang beses nang hindi nakakaboto. Samantala, nagpaalala ang PNP Lemery na huwag agad maniwala sa maling impormasyon na nakikita sa social media, bagkos sa otoridad lang at lehitimong impormasyon. Gusto kong umapila sa taong bayan ng Lemery na kung saan na pag may mga ganyang klaseng sitwasyon, maging matalino at mapagmatyag na tayo. Ipagbigay alam nyo po sa mga tamang otoridad o sa tamang ahensya ng gobyerno at itanong nyo po at kami naman po, makakaasa kayo na lubos ang aming tapat na sagot para nang sa ganun kayo po ay mapaliwanagan at maimpormahan. Sa taong bayan naman ng Lemery, huwag kayo masyadong magpapaniwala sa mga naglalabasan na mga impormasyon, lalong-lalo na sa social media. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na kuhanan ng pahayag ang alkalde ng Lemery tungkol sa pangyayari. Kasama si Kel Ravaca, Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog. Pagpuputol sa mga puno na inabot ng road widening project sa Camarines Norte, muling itinuloy. Narito ang report ni Dayan Localiano. Tungkulin ng Department of Public Works and Highways ang panatilihing walang sagabal at ligtas ang mga lansangan para na rin sa kapakanan ng mga dumadaang motorista. Isa rin sa kanilang tungkulin at prioridad ay ang mga road widening projects. Dahil dito, pinagtutuunan ng pansin ng ilang mga punong kahoy na nasa tabi ng kalsada na inabot na ng mga road widening project. Ang mga punong ito, kinakailangang putulin. So identified na nila yung mga punong tatamaan dyan sa within na road right-of-way. Then kasama po ang taga-DNR, inventaryo, binibilang yung mga punong tatamaan ng maapektuhan ng road widening. Bawat puno na puputulin ng DPWH ay tutumbasan ng ahensya ng 100 bagong punong kahoy na itatanim sa ilang mga piling lugar. Habang ang mga naputol naman na bahagi nito ay prioridad na maibigay sa mga ahensya de gobyerno at una na nga rito ang Department of Education. 100 trees ang seedlings ang replacement kada punong pinuputol. At ganoon din po, during the cutting operation, may signboard po doon sa segment ng road no, na
meron pong tree-cutting permit na inisyon DNR. Ikinalungkot naman ng mga residente ang pagpuputol ng puno, lalo pa at matagal na nila umano itong nakasanayan at naging silungan. Paglilinaw ni Francia, ang pagpuputol ng mga punong kahoy sa nabanggit na lugar ay hindi nangangahulugan na bawal nang magtanim ng puno sa tabi ng kalsada. Subalit binibigyan din nito na kailangang akma ang uri ng mga puno sa lugar na pagtataniman at tiyak din na hindi aabutin sakaling muling palalawakin ang mga kalsada. Actually dito ngayon, ang ginawa ng namin dito is nag-designate na kami ng area na kung saan pwedeng yung sinasabi nga natin tree replacement ng DPWH nasa loob na ng mga protected areas. Kagaya po nung sa Amanaba at saka yan sa Bicol National Park. Meron tayong designated area dyan na kung saan yung tree replacement ay doon ay tinatanim ng DPWH. At yan naman ay continuously being monitored ng DNR as one of the compliance or conditions doon sa ini-issue tree cutting permit ng DNR. Dayan Loqueliano, Balitang Southern Tagalog. Ilang Batanggenyo hindi raw naniniwala sa malas na dala ng Friday the 13th. Eksperto may paliwanag. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Bukod sa tindahan, abala sa pag-aasikaso ng manukan ang 62 anyos na si Silvina ng Barangay Balete, Batangas City. Hindi niya raw inaasahan na ngayong Friday the 13th ang dating ng mga in-order na sisiw. Para sa kanya, swerte ang araw na ito taliwas sa paniniwala ng iba na may hatid na kamalasan ng Friday the 13th. Bakit? Swerte yun. O, may nakabili kami ng manok, sisiw. Oh, tapos paglalagaan yun, di may kita na kami. O, diba? Hindi rin naniniwala ang principal ng Balete Integrated School na si Teacher Sally sa matandang paniniwalang ito. Wala naman daw kasing basihan para ituring na malas ito. Kapag ganyan kasi ang naging mindset ng isang tao, lahat ng Biyernes na pumatak sa 13, hindi na sila kikilos. Mawawala na yung pagiging produktibo. Naroon na yung takot, naroon yung anxiety, yung worries nila. Sabi ng isang psychologist, dala ito ng mga isinasali na pag-iisip ng mga nakatatanda sa kanilang mga nakababatang kamag-anak. Ito yung tinatawag ng mga irrational beliefs ng nakaka-influence sa behavior ng bawat isa na wala talagang parang yung relationship niya talaga. Dala na rin ang nagbabagong panahon. Maraming Batanggenyo na rin ang hindi naniniwala sa Friday the 13th. Bihan lang po yun eh. Na ganun po, sinaunang ano lang po yun. O, paniniwala. Dapat isipin, lagi pong positive thinking po tayo, positive thinking. Para po umangat ating pamumuhay, huwag tayo mag-isip ng negative. Depende po na lang kung paano po dadalhin ng tao yung paniniwala niya po talaga. Wala naman daw masamang maniwala sa mga lumang pamahiin, lalo't bahagi na raw ito ng kultura ng mga Pilipino. Magkakaproblema lamang daw kung ito na ang magdidikta sa takbo ng buhay ng isang tao. Parang kasi ang nangyayari, parang siyang ritual, di ba? So parang kung pinapractice yung mga ganito, so to the point na maaaring hindi na ginagawa yung dapat na ginagawa, like yung kung affected na yung personal functioning niya, na like yung nagising yung araw na yun dahil Friday the 13th, hindi na siya papasok kasi baka malas, hindi na siya lalabas ng bahay. Sabi pa ng eksperto, hindi raw dapat gawing batayan ang petsa para malaman kung kailan mamalasin o suswertihin dahil tayo raw mismo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Safety and disaster training sa mga tauhan ng mga resort sa Batangas nakatakdang isagawa. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa Batangas ang punta ng mga turistang naghahanap ng magagandang beach resorts. Bukod kasi sa malapit lang ito sa Metro Manila, affordable pa ang mga accommodation. Ngayong halos balik normal na ang takbo ng mga negosyo, gusto ng Provincial Tourism Office ng Batangas na paigtingin ang safety and disaster response sa mga tourist destination, partikular sa mga beach resort. Layunin po namin na mabigyan ng kaalaman ang atin pong mga staff from the resorts na kung saan ay kailangan po nila talagang
magkaroon ng pagsasanay. Daan daw ito para mas maengganyo pa ang mga turistang bumisita dahil may maaasahan silang tauhan sa oras ng sakuna. Bago matapos ang buwan ng Mayo, isa sa ilalim ang mga tauhan sa pagsasanay. Katuwang nila ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa aktibidad. Ang amin pong priority ay ang bayan ng Lian, na kung saan ito po ay maituturing na isa sa may pinakamaraming registered establishments po sa ating lalawigan. Samantala, inanunsyo rin ng Batangas Tourism Office ang inaabangang pagbabalik ng naglalakihang festival sa lalawigan. Naniniwala ang tanggapan na hudyat ito sa muling pagbabalik-sigla ng turismo sa probinsya. Isa raw ito sa naghahatak pataas ng ekonomiya sa probinsya. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, sa linggo na ang finals ng NCAA Season 97 Men's Basketball Tournament, May 15, alas 3 ng hapon. Magkakaharap sa finals ang undefeated team na Letran Knights kontra Mapua Cardinals sa Battle of Intramuros. Abangan natin ang mainit na bakbakan ng dalawang koponan na parehong naghahangad ng titulo bilang NCAA Season 97 champion. Makamit kaya ng Letran Knights ang kanilang back-to-back championship o tuluyan ang masungkit ng Mapua Cardinals ang kanilang kampyonato matapos hindi makatungtong ang grupo sa finals ng NCAA Men's Basketball sa loob ng mahigit 31 years. Matatanda ang nagkaharap ang dalawang grupo sa elimination round noong April 8 at nakuha ng Letran Knights ang pagkapanalo sa score na 80-60. Makabawi na kaya ang Mapua Cardinals o patuloy pang hawakan ng Letran Knights ang kanilang title bilang undefeated team? Mapapanood natin ang live ang finals ng NCAA Season 97 Men's Basketball Tournament sa GMA at GTV alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kapuso. Ito pa mga kapuso, matutunghayan na ang Limitless, a musical journey ng tinaguriang Asia's Limitless star Julian San Jose. Magkakaroon ng chance ang mga kapuso na ma-experience ang 2022 New York Festival's Film and TV Awards Silver Medal Awardee for Entertainment Special sa Free TV. Abangan ang Limitless, a musical journey part 1, Breathe, sa May 15, alas 2 ng hapon sa GMA. Part 2 na Heal sa May 22 at Part 3 Rise sa May 29. Tunghayan ang pang-world-class na performance ni Julian. Matutunghayan din ang ganda ng Pilipinas at sumasalamin din ito sa pagbangon at pagpapahalaga sa sarili. Limitless, a musical trilogy, dito lang sa GMA. Happy weekend mga kapuso. O ayan ha, sa linggo, sabay-sabay nating abangan ang finals ng NCAA Season 97 Men's Basketball Tournament. Letran Knights versus Mapua Cardinals. Sino kaya ang magwawagi? Huwag palampasin mga kapuso, alas 3 ng hapon sa linggo, live sa GMA at sa GTV. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.